Nangangatog at parang gutom na gutom ang batang ito ng aming maabutan. Kawawa naman itong bata na to. Misto lang para silang mga daga na nagsisiksikan sa napakaliit nilang lungga. Sobrang liit ng kanilang tahanan, hindi sila makatayo rito. Masaklap pa nito, tanging sanga lamang ng mga punong kahoy ang kanilang ginagawang higaan. Pinagtagpi-tagpi nila ito upang di sila sa lupa mismo nakahiga. Sinasapinan lang nila ito ng sako at karton. Napakaswerte na raw kung may maisaing sila upang makain ng kanin. Masaklap pa nito, dito sila nakuha ng kanilang tubig na iniinom sa napakaduming tubig na ito na puno ng lumot. Ito na po yung ano, ito na po yung sinalok ni nanay na tubig mula doon sa maruming ano, ilog ano na pinagkukunan niya ng iniinom nila at pinagsasaing. Ang kanilang tahanan ay sobrang liit na parang isang kulungan lamang ng isang hayop. Tatlo ang kasama niyang mga anak na naninirahan sa lugar na ito. Isang lalaki at dalawang babae. Halina't panoorin natin ang kakaibang kwento ng buhay ng pamilyang nakatira dito sa ibabaw ng kabundukan. Upang marating ang pamilyang nakatira sa ibabaw ng kabundukan, kailangan naming tawirin ang rumaragasang tubig sa ilog na ito. Sa pagkakataong ito, inihanda na ang mga salbabida at balsa na aming gagamitin. Sa puntong ito, kailangan na naming makatawid sa ilog. Sobrang takot ang aming naramdaman dahil sa lakas ng agos ng tubig na maaaring maglagay sa amin sa kapahamakan. Kaya mo yan! Dapat ka lang, ano, sige, puka. Yan, ganyan ka lang. Kaya mo yan, Aika! Gadi ka lang sa talit, wapit! Bangking! Mukha na kaya! Bangking! Diyan na mahuto ka siya! Kaya ka! Bangking hindi! Baka hindi na kaya! Ha? Hindi na kaya, bawas na muna! Babalik na lang yung isa! Kaya niya, sumayan! Eh, manolid ang layo at tag na ikinig! Ano kaya? Manolid ang lamang ikan! Kupay sa yung stream! Baka mabaliktad ka! O, baka mabaliktad! Kaya na eh! Hindi! Alanganin! Babalay! Alanganin! 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 Huwag na! Matasag kami! Alanganin! Manolid ang lamang, so inquire to one of one. Takot ako? Grabe. Kwento pa muna ng mga lalaki. Oo. Pwede mo bigat talaga. Oo. Ako kayo muna muna. Babat, unayin ba kayo lang? Natakot, grabe. Ito lang rin. Awan! Ngayon bali yung babawas ko ano kasi masyadong marami at tataob. Sasakay tayo dito. Grabe. Ito
Ikaw na bahala sa akin. Yari tayo dito. Katakot. Grabe yung sakripisyo nyo pala dito, no? Ano yung mga kasama natin, no? Sa kabila na. Nakakatakot! Lugong! Salubong! Ako bahala. Salamat. Thanks God. Grabe. Babaw na ba dito? Babaw na. Tayo mo lang. Grabe ka ba ko dito? Sobra. Sobrang hirap. At talagang kailangan naman ito gawin para makarating kami sa kabilang bundok. Baba na. Tawa ka mo to, no? Grabe. Ay, salamat. Salamat ng marami. Abangan mo sila, Gong. Ayan ay, ito natin kasama. Thank you so much. Thanks, God. Ay, salamat. Salamat. Grabe. Nakakatakot sobra. Ayan sila, oh. Grabe. Ito yung pinaka anong experience, ano? Talagang memorable yung araw na to dahil kinailangan namin tawirin yung ganito kalakas na tubig, ano? Gumaragas ang tubig ang ganito kalakas. Whew! Grabe! Tinawag ko na lahat yata ng ano. Grabe, sobrang nakakatakot talaga yung mga kasama natin. Thank you so much, ano? At nakarating kami dito sa kabila ng ligtas dahil malakas na po masyado yung alon. Maraming salamat po. Grabe. Nakakatakot talaga, no? Parang ano? Lahat na ng ano, ang santo matatawag mo. Grabe talaga, kinabahan ako dun, ha? Enjoy nga. Enjoy? Enjoy na enjoy nyo, no? Ay, may mga kasama natin na thank you so much po. Ano tayo? Nakatawid na po tayo ng ligtas, ano? At medyo nataas na rin tubig. Ayun, Jojo. Ayun yung mga dadalhin po natin doon sa pamilya po. Mapupuntahan natin. At maglalakad po kami ng kulang-kulang po isang oras, ano? Ayun po, at lakaran na naman po, ano? Pagkatapos nitong matinding tawiran. At sa oras na ito, nagtagumpay kaming makatawid sa mapanganib at rumaragasang ilog. Ngunit kailangan pa naming akyatin ang kabundukan. Kulang-kulang isang oras ang aming lalakarin. Bago makarating sa paanan ng bundok, lalakarin pa ang mababatong daan na ito. Tatawid po ulit kami dito siguro sa ilog na rin na to. Pero hindi na siya malalakas yung ano, agos, ano, kalmante siya. Kasama natin. At ito si sir, ito yung nag-ano sa atin, hi, no? Good morning! Yan si sir na talagang siya yung nakadiskubre doon sa mag-iina. Talaga pong nakakaawa yung kalagayan nila, ano? Yes, sir. Kawawa talaga sila. Kaya salamat po sa ano, pagtulong niyo sa mga kababayan natin, ano? Nagkakaisa yung mga tao dito para sa paglingap sa mga kababayan natin na lalo na yung ganun ng mga kalagayan. Talagang sumama sila. Yes, nagpasalamat din kami ng lubos sa pagdating ninyo. Lalo sa araw na ito kasama namin ng sanggol niyang bayan na si SB Janina. Si Ma'am SB Janina. Hello, hello. At nahirap yung ginawid namin. Sa ano, pagtulong nyo. Kahit ano, galing pa kayo sa malayong lugar. Opo, at yun po talaga yung inaano namin. Nag-sacrifice pa kayo, oh. Na hinahanap namin talagang sobrang hirap, no, no, na dinadanas sa mga kababayan natin. Talagang halos buwis buhay talaga. Buwis buhay nga. Bumiyahe po kami dito, papunta sa Isabela.
mula sa Laguna, ano? Ilang oras ay bumiyahe? 12 hours po. Para mapuntahan natin yung pamilya dito. Ayan, buti go na go itong mga kasama natin, no? Yan yung mga magagaling na ano. Ano ba tawag sa kanila, sir? Rescuer. Rescuer. Dito naman tayo, dumaan. Kaya pa, Bacha TV? Kaya mo pa? Layo. Layo talaga. At ano? Mga kalahat. Kulang-kulang isang oras daw po ang lalakarin pa namin. Grabe. Parik, dun tayo nanggaling po. Sa dulo na yun. At medyo lapit-lapit na yata tayo. Parang ang hirap mag-ani ng mai. Malapit na tayo sa kanila. Konting-konti. Konting-konti na lang. Diyan siguro. Madulas talaga ano. Si Renren ba sumama? Hindi. Ay, nagkaiwan. Hirap na hirap nang nagaano pa. Tumutula pa. Ay, malakas na yung ulan. Lungan nyo. Bawaong ka. Malakas na, malakas na. Isa ka pa. Sarap lang. Pakaramdam sana. Na, Dugong! Ay na, Dugong. Ano yung sila ka? Hawak-pawak ka na, Ika. Kaya ko. Wala lang tuloy ng ganas. Nabulas ko. Parang ako. Malakas na yung ulan. Ngayon, dito na po tayo sa taas. Oh, patag na po ito. Patag. Halayo pala. Pinanggalingan natin, oh. Oh, grabe. At nakakaawa talaga yung mag-iin na dito. Ito palang na dinanas namin na talagang sobrang hirap makarating dito. Kawawa. Kawawa yung mga bata. Ngayon na yung mga iba na rin kasama. Nauna na. At, grabe. Hindi ko masabi kung paanong sitwasyon ng pamilya nila dito sa lugar na to. Gitna ng kabundukan talaga. Mas ano pa tong ano nito. Yung nilakad natin, no, kaysa kumpara nung kila Jerome. Ngayon na. Malapit na po tayo. At ayun po, kitang-kita na dito yung syudad, ano, napaka sa ulan. Layo po talaga. Yun, no? At naulan pa ngayon. Grabe, carry nyo pa? Carry pa. Ayun, dun po tayo galing. At dito tayo. Baka dito na yung mag-iina. Ayun pala yung bahay nila. Yun, no? Sa may puno ngayon. Pero yung bahay nila. Titingnan natin yung kalagayan ng buhay nila. Minabuti na namin na makaakyat agad sa kabundukan ng mabilis dahil sa nagbabadyang pag-ulan. Sa haba ng lakaran, narating na rin namin ang ibabaw ng kabundukan at ito ang aming naabutan. Magandang hapon po mga kababayan. Nandito po tayo sa Isabela. Ano, at sinadya po natin yung inilapit po sa atin na isang pamilya po na halos talaga ang katayuan nila sa buhay ay sobrang hirap. Ano? Kung ano po, kung iyaan natin yung kanilang kalagayan, talagang para silang ano, yung mas mahirap pa sa mga daga dahil napakaliit po ng kanilang tahanan at yung hinihigaan po nila ay mga sanga lamang ng mga punong kahoy. At hindi ko po alam kung paano sila dito nabubuhay sa kalawakan po ng kabundukan na ito. Halos doon po kami nang galing. Napakalayo ng pinanggalingan namin.
tinawid namin yung rumaragas ang ilog, ano, para lang mapuntahan sila dito. At salamat po sa naglapit sa atin, ano, dito sa magiinan na to. At sana matulungan natin sila. Dahil kung mas mahirap po sila, Jerome, mas sobrang hirap po ng kalagayan ng mga batang ito, pati ng kanilang ina. Ayan po, tara po at puntahan natin sila dito sa kanilang tahanan. Ayan po ang kanilang tahanan, mga kababayan, no? Napakaliit. At kung susukatin po, hanggang dito ko lang siya. Hindi ko po alam kung paanong sistema yung sa loob nila. Ano, Nay? Kamusta ka, Nay? Kabitan lang kita ng ano, Nay, ha? Ng sounds mo. Ayan, magandang hapon. Kamusta po kayo dito? Sa mga kayo, magtawin namin ang maliliit na naman. Hmm? Kahit kunti lang ang pagkain namin. Minsan-minsan lang po ang pagkain namin pag kumain kami. Minsan-minsan lang po kayo nakain? Opo. Paano po pag wala? Saan kayo, anong ginagawa nyo para makasurvive po sa araw-araw? Saan po kayo nakuha ng pagkain nyo? Nandito sa kumain po pagkain namin. Wala kaming pagkain. Hindi po tayo makapasok sa loob dahil napakaliit po ng loob ng bahay nila. Kawawa yung mga bata. May mga anak pala kayo dyan. Tatlo po itong magkakapatid, oh. At itong isa, sobrang payat. Grabe. Ilang taon na siya, Nay? 19 po. Po? 18. 18? Anong pangalan niya? Rafael Dato po. Kayo po, anong pangalan niyo? Martina Dato. Martina? Ano pong pangalan niya? Rafael? Rafael. Yan pong dalawa, Nay. May dalawa po ditong bata. Diana Dato po. Oo. Magaganda yung anak ni Nanay. Pero talaga yung kalagayan nila dito, sobra. Nakapanlumo. At mga kababayan, ito po ang kanilang tinutulugan. Ito po, oh, mga kahoy lang po na pinagtagpi-tagpi. Mga sanga ng kahoy. Para may matulugan po sila, may mahigaan. Grabe, pwede pong ano, Nay? May payong ba dyan? Papalabasin ko sila para makita natin yung loob nila at makita natin itong mga bata. Maraming payong siguro kasi, ano to, tigiisahan nyo ng payong. Eh, Nay, dito ka muna, Nay. Grabe yung kalagayan nila dito. Payong kayo, Nay, payong, kasi baka magkasakit pa kayo lalo. Halika, dali. Rafael, halika. Nangangatog siya. Oo, at pinabigyan na po muna natin siya ng pagkain dahil gutom na gutom siya. Mag-aalalay, payungan mo ng mga bata. Ayun po yung mga bata na dito po sa gitna ng kabundukan. Andito sila. Hawak mo na ito. Ay, sumabit yung buhok ni Bea. Sorry, Bea. Hawak mo na dito. Ayan, tingnan niyo po yung mga ano, katayuan ng buhay nila at yung mga pangangatawan nila. Ito po panganay niyo, Nay. Ano pong pangalan niya? Ito po, itong panganay. Ay, itong panganay niyo? Parang mas malaki pa ito, pangalawa niyo to. Ito yung panganay niyo, 19 years old. Tapos ito po, ilang taon na itong isa? 11 po. Po? 11. 11. Tapos ito pong isa? 4 po. 4 years old. 4 years old pa lang pala sila. Ano, itong bata na to. Grabe. Di ko alam kung anong mararamdaman ko sa kalagayan niyo. Dahil, gaya ng sinabi nila, minsan daw hindi na sila nakain. At ito po pala, yung kanilang tinutulugan. Ay, mga kababayan, no? Ang kanilang tinutulugan, mga anong kahoy lamang. Yung mga kahoy po ay pinagdikit-dikit nila para po magmisto lang kanilang ano, katre. At sinasapinan lang nila ng karton at itong mga kumot, ano. At ang pinaka-ano po ng bahay nila ay puro yero. Yero po na maninipis. Na parang ano, napakanipis sobra. At ang baba lang talaga ng bahay nyo, Nay. Kayo lang po gumawa nito? Kayo lang? Asan po ang asawa nyo? Wala na lang po, namatay na. Namatay na yung asawa nyo? Matagal na pong panahon? Ilang taon na po? 7 po. 7 years? Sila lang po ang anak nyo? Tatlo lang sila? Hindi, 12 sila. Po? 12. 12? 12 yung anak nyo? Ay, napakadami, ano? At namatay yung iba. Ah, nawala yung iba? Masipag si nanay mag-anak. 12. Ang dami, Nay. Ang dami yung anak. Yung iba po nawala. As in, namatay? Ano pong kinamatay nila? Nakasakit ng ano, lagnat.
Ito sa kabila, kasi dito si nanay nagsasalita. Ah, nagkaroon siya ng lagnat. Tapos ilan na lang po yung natitirang buhay ng mga anak nyo? Ito po ay 7 lang. 7 lang. 7. 7 na lang yung natitira ng mga anak nyo. Yung iba po nito, asaan nay? Asaan yung 4? Mayroon lang sila, pamilya po. Ay, may mga pamilya na? Tinutulungan kayo nila? Yung mga anak nyo? Minsan-minsan lang po. Ah, minsan-minsan? Oo. Naakit po sila dito sa bundukan na to? Naakit dito yung mga anak nyo? Puntaan ko sila sa Simano. Nandun sila sa Simano po. Saan po ang Simano? Sa Sur. So, saan po? Sa Sur. Sur? Saan ba yung Sur? Diyan. Ah, dito? Grabe yung ano. At nanay, ano? Siguro, bigyan na muna natin sila ng dala natin. Ano? Yung dala natin para sa kanila. Nay, pagpasensya nyo itong aming naidala sa inyo, ha? At babalikan namin kayo. Ang hirap ng kalagayan pala ng buhay nila. Ngayon may 4 na ano ka nay, 5 kilong bigas ano. Diretso man siguro doon. Kaso paano magkakasya yan? Ah, 5 sako po pala na bigas to. Ayun, salamat sa mga tumulong sa atin ano para makarating dito. Ayun, asan yung grocery ni at nila? Yung binili nating grocery. Yan ba 'yon? Hindi sa Ah, na ano, inisang lagayan na lang. At magpapaabot si ma'am ng ano, magpapaabot din sila ma'am, ano, yung SB po, ano, ng San Pablo, Isabela. Ito po si ma'am. Oo. Ano na lahat na yan, yung mga ano, yung para sa kanila. Ano, andyan na rin yung kila ma'am. Sinama na dito. Ay, may mga damit. At saka ano, ito, ito yung para sa inyo, ha. Andito na yung ano, pinabibigay nila ma'am at yung pinamili din namin para sa inyo. Para kahit paano may makain kayo. Ano? At may Milo kayo dito, may mga dilata at may damit. Kasi wala po silang mga damit na pwede nilang ipampalit. Tapos yung bigas na sa loob na, no. May 5 ano kayo na yun na bigas, ano. At si ma'am, ayun yung, ayun pa yung mga dilata pala. Ayun, maraming salamat nanay, ha, sa inyong ano. At ito si Ma'am SB pala, sila yung ano, si Ma'am pala dito yung pumunta nung nakaraan, ano? Oo, ito si ano, Rafael po yung pangalan niya. Salamat po sa tulong niyo sa kanila. At saka si Sir, yung nag-ano sa atin, nag-message ito, yung lumapit sa atin, ano? Oo, ito si Kuya, kilala mo? Kilala mo siya? Oo, ito yung naging tulay, ano, pang makita natin yung kalagayan nito. At salamat sa mga kababayan nila dito sa lugar nila dahil tumutulong sila sa katulad nila, nakakaaway yung kalagayan nila. Naliligo ba kayo? Ha? Hindi kayo naliligo. Diyos ko, ang hirap po kasi walang tubig. May doon, may source of water sila doon pero napakarumi. Ah, marumi. Oo. Yung iniinom nila. Ay, doon na rin sila umiinom. Grabe. Napakarumi nung ano noon, nung tubig doon. As in talagang napakalabo po. Ngayon, malabo. Kasi mas malabo ngayon kasi naulan. Grabe. At tanungin lang po natin, sir, mga kababayan, ano, kung paano niya po natagpuan itong mag-iina na to dito sa lugar po na to at talagang nakakaawa yung kalagayan nila. Kabitan ko lang kayo ng mic, ano, yes. Sir. Ayan. Sir, pwede niyo pong ikwento kung paano niya natagpuan itong mga bata na to dito sa lugar na to? Dahil sa customer ko, ang mayari ng lupa nito, customer ko sa mga farm supply. So, nadaanan lang namin sila. So, nagulat ako na may nakatilang pamilyang ganito. So, nagkataon na nabidyohan ko din. Mm-hmm. Kasi unexpected naman na madadaanan ko silang ganitong pamumuhay. Kasi, nararamdaman ko kasi naghirap din naman kami. Pero hindi ganito kahirap. Lalo't nahabag ako sa may bata pang ano, malnourished talaga. Skula sila sa pagkain. Kasi pagdating ko, nakita akong pagkain nila na talbos ng ampalaya. Mm-hmm. Walang asin, walang bitsins, totaling wala. So kaya nabidyohan ko sila at na-upload ko sa inyo. Or nag-message ako sa inyo. Then nagpasalamat din naman ako dahil sa kabila na napakalayo ninyo, nag-effort kayo papunta dito. So kaya sana matulungan sila ng higit pa kung anong mayroon. Kasi kawawa ang pamilya nila. Ano po palang pangalan niyo, sir? Real name ko is Danny Duero from Cebu. Danny Duero from Cebu. Mm-hmm. From Cebu siya pero andito siya sa Isabela. Napadpa dito, sir, at talagang sa pag-iikot niya dito sa lupain na ito, natagpuan niya itong mga bata na to.
Napaka ano no, at maraming salamat kay God dahil kahit papaano binigay kayong ano, instrumento para matulungan sila. Ano, yung mga napanood ko na video nyo na ibinigay nyo sa kanila, yung mga tulong na pinaabot din ng mga kababayan natin at sarili nyo ring pera yung ginamit nyo. Kila ma'am, maraming salamat ma'am. Ano, at dito sa kanila, sa mga nagtawid sa atin sa ilog, ano, maraming salamat sa inyo. At sa susunod uli, ano, kayo na uli yung bahala sa buhay namin. Ayan, at si Nanay, maraming salamat sa inyo, sir. Salamat din. Thank you so much. God bless. Sa kabutihan ng inyong puso. Ayan, pwede ko po mahiram ito, ano? Baka po may gusto kayong batiin. Sana ka mag-anak nyo. By the way, nagpasalamat ako sa lahat ng mga taga-Tupa, of course, sa Municipality of San Pablo. Dahil sa agarang action, especially kay SB, Janina. Ayan, kay Ma'am SB. Nagpasalamat ako sa kanya dahil kahit na buhay-buhay ang pagtawid ngayon. Talagang sumama si Ma'am. Oo, sumama talaga siya. Sa kasama ko dito, nung unang dating ko dito, sa kay Javier, kay Giancarlo, kay Regimar, kay Babat, nagpasalamat ako sa kanila, kay Kuya Junior. At nagpasalamat ako sa mayari ng lupa, si Madam Sol. Madam, thank you so much. Po, Madam Sol. Ano? God bless. At pinayagan niyo sila na manirahan dito. Ano? Nung nakuwento ko sa kanila, sir, sila daw ay hindi alam nung may-ari ng lupa na nanirahan sila dito. Nung nalaman po nung may-ari, hindi po nag-alinlangan kung may-ari ng lupa na pansamantala silang patigilin dito. At sa katunayan po, kung magagawan daw po sila ng bahay kahit maliit lang, ay pwede sila dito manirahan. Ano, itong pamilya po na to. Maraming salamat, sir. Ano, at kay thank ma'am, you. Ma'am, salamat po nung SB. Janina. Ano, ayan po yung ating mga kababayan. Ano, napakabuti ng puso. Sir, wait lang yung ano ko. sorry. Ayan, salamat. Ano, at anayin ko lang si Nanay kung anong tulong pa yung pwede natin ibigay sa kanya. Ano, Nay, lagyan kita, Nay, ah. Nanay, kung sakali na dumating yung pagkakataon or may tao na ibigay sa inyo ni God, kung sinabi po nila na alisin kayo sa ganitong estado ng pamumuhay, papayag po ba kayo na doon kayo maninirahan sa maraming tao para po sa ikagaganda, ikakaayos ng buhay nyo at mapatingnan po natin tong anak nyo kasi may sakit siya, di ba? At ang payat niya. Papayag po kayo kung sakali, Nay. Kung sakali na may tumulong sa inyo, ililipat kayo doon, doon mismo sa syudad, papayag kayo, Nanay, para sa mga anak nyo, alang-alang sa kanila. Papayag kayo, Nay. Papayag kayo. Oo, para malaman natin. Ano, kasi yung ganitong kalagayan ng buhay nyo, Nanay, ano, napakahirap. At hindi ko sukat akalain na ganito yung maabutan namin. Para sa mga anak mo, Nay, ano, makapag-aral din sila kung sakasakali maganda na doon kayo manirahan. Dahil ang hirap, Nanay, ng pagtawid doon sa ilog. Talagang yung mga tao na pumupunta dito sa inyo, buwis buhay, kumbaga, yung mga pinagdadaanan nila para lang kayo marating. Ano? At sana, Nanay, ano, maging buo yung inyong desisyon na lilipat kayo doon, ha? Kung sakali lang naman po, ano? At kung papayag naman yung may-ari ng lupa na dito talaga sila patirahin, baka ano, Nanay, may ibigay sa atin si God na tulong, ano, sa pamamagitan ng mga kababayan natin na mapagawan kayo kahit maliit lang na tahanan, ano, dahil ang hirap ng ganitong kalagayan nila. Pag naulan, umuulan din sa loob, Nay. Pag natutulog kayo, paano kayo nagkakasya sa loob? Tulog kami lababa, maliit kami naman. Sa loob, nagkakasya kayo dyan? Napakaliit kasi talaga, ano? At hindi kayo natatakot dito? Hindi po. Hindi daw sila natatakot dito. Grabe. Grabe yung buhay nyo, ano? Ayan, mga kababayan, ano? At hanggang dito na lang po muna ang ating, ano, kwento ng buhay nila, ano? At sana po maraming mga taong tumulong po sa mag-iinang to. Dahil talagang napakahirap ng buhay nila. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa ano, San Pablo Isabela, ano, City Municipality ng ano, San Pablo Isabela. Maraming salamat dahil nung nalaman nila na ganito yung katayuan nitong mag-iina na to, pumunta sila dito para paabutan sila ng tulong. Sa katunayan, yung mga bigas na binigay nila nandiyan pa sa loob. Kaya thank you so much, ano, at napakabuti ng tao dito sa lugar na to. Ayan, Nanay, ha, at babalikan ka namin, ha.
titingnan natin kung ano yung tulong na, ibibigay namin sa inyo, ano? Sa tulong ng ating Panginoon at ng ating mga kababayan, ha? At maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, ito po muli ang kwento ng Mag-iina po, nakatira dito sa gitna ng kabundukan at talagang sobrang nakakaawa yung kalagayan nila. Ay, maraming salamat po and God bless. Bye-bye mga kababayan. Ne, kung nasi ka mo matolay ka no te. Ani ipaka, sito pa nga paano to kanan no. Kung na. Eh, sito pa nga paano to paggatan. Ano daw po bumibili? Eh, saan kayo kumu, sito pa nga paano to paggatan no. Panga paano buto kwarto. Ha? Kwarto ni laba. Kwarto no, sito pa nga paano to kwarto no. May ka mo mamalimos? May ka mo makikid daw to kwarto? Ano matrabaho ka mo? Ano trabaho no? Mamangi ka mo? Ano daw po, nagtatrabaho po sila. Pag ano, parang sumasideline po sila daw. Pag pitasan na ng mais, ganun. Ano po, sumasideline sila kasi dito binabayaran yung ano, nagpipitas ng mais. Sila daw po, kasama yung nanay nila, kasama yung mga bata. Ano, yun po yung parang source of income nila. Sa mais lang po. Oo. Eh, ani paga, ikwa pa nga paano to kwarto no? Malalako ka mo? Ha? Ani ila ko no? Pato. Ano, titinda daw sila ng mga puso ng saging. Yun po daw. Paano po pag wala? Wala talaga sila ng pagkain? Eh no, awan po to kwarto no, di may ano lapa kuma. Pag wala daw po silang pera, hindi rin sila kakain. Ani, kaya mo ni? Kaya mo ba to kwa? To magali ka mo tamakasa to balay, kung naira. Eh, kaya ano to, eh, kanayin ka na, no, kuna. Gusto daw po nilang lumipat ng bahay, yung mas maganda daw po kaysa dito. Yung parang may, ano daw po sila, parang may source of income na sila. Yung pangkabuhayan pa. Kasi na lang naman. Gano'ng kahirap yung buhay nila. Ne, marigatak ka mo ba taw eh? Marigarigatak ka mo? Ano po kaya mo? Ano kaya mo kiging nira? Bufunada ka mo? Ano kiging mo po ngayon? Kudufunada ka? Eh, hirap na hirap daw po sila. Ang sana daw po, matulungan niyo po sana sila. Maraming salamat sa inyo, mama. Okay, sige. Po at pinakusap po natin ngayon kasi yung nanay po, hindi naman natin masyado pang matanong. Kasi may problema na sa pag-iisip namin. Maraming salamat, mama. Sige mama po. Janina Rancy. Tulog ka na. Ay, paikwang. Sige po. At sa di namin inaasahan sa aming pag-uwi, bumuhos na ang ulan at biglang tumaas ang tubig. Yan, nahirapan na po kaming bumalik papunta sa kabila dahil ano, malakas na po yung alon. Malakas po yung agos ng tubig. Dito na kami kinabahan at natakot sa aming pagbalik pauwi dahil sa naggangalit na agos ng rumaragasang tubig. Halos nangangatog at nangihina na kami para tawirin ang ilog na ito. Yung isa nga hindi kinaya, di ba? Grabe. Paano kaya tayo nito? May tumulong naman sa atin. Kinakailangan na naming magpa-rescue upang makatawid ng ligtas at ito ang nangyari. Ayan po, grabe po. May rescue kami dito sa ano, sa ilog. Dahil sobrang ano ng ano, tubig, ang lakas. Ay, salamat. Nakabalik na lahat. Ngayon po iba namin mga kasama, oh, na ano, na ipit pa doon. Anlayo na sila. Anlayo, nadato na sila. Anlayo. Hindi, doon sila mapupunta niyan sa ano, sa gilid. Ay, lalo pang lalayo. Ay, hindi, kaya na. Ayun na, ayun na. Ayun na, mababaw yun eh. Grabe, nakakatakot. Nakakatakot talaga. Ha? Sakay na kayo ng sakay. Na muna kasi tayong ano. Ay, naano ang tubig mapa. Grabe, hindi na kami talaga ano. Kaya ako kanina talaga. At sobrang nakakatakot. Sumama kay bakla dahil ano. Paano naman 'yon? Andun sila. Paano naman 'yon?
Ha? Tatawid sila. Mababo na ba doon? Mababo na yung dyan? Ilan pa nandun? Si ano pa? Si Kuya Bagi, si Jojo, Hugo, si Kuya ano? Si Buloy. Hindi naman marunong si maglaway ano? Si video eh. Si ano pa? Ah, mababaw na doon oh. Tingnan mo. Naglalakad na nga si Kuya oh. Mababaw na doon. Grabe. Ang dami ng tao dito. Meron ka natin? Ang dami na pong tao dito. Nakakatakot kung ganito. Thank you po. Hindi ko ito makakalimutang experience na ito. Naiyak na kami. Naiyak na ako patawid dun eh. Ilang na ako. Yung paglalakad pa lang dun eh. Salamat po, salamat. Sino pa nandun? Marami pa sila? Si Wengwen. Asa na si Joshua? Patawid na? Meron na po, meron na po. Salamat po ng marami. Grabe po, nangangatog pa rin kami. Sobrang ano, nakakatakot yung pinagdaanan namin dito. Talagang ano, hindi ko sukat akalain na ganito yung mangyayari. Yung iba namin kasama nandun pa, hindi pa rin sila nakakatawid. Napakalakas po ng alon. Oh, sana makatawid na sila. Lakas naman kasi ng tubig talaga oh. Ah, si Bagi na gano'n na rin, no? Hindi siya sumakay sa salvavida. Ba? Bakit si Polo yung nandun? Asa si Jojo? Ano si Bagi, oh? At saka si, ano, Bulay? Hindi si Jojo kasi hindi yan marunong mag-ano. Hindi yan marunong lumangis si Jojo. Kaya nga, si Lidyo. Si Taba o. Uy, alam. Taba! Galing nito nito. Pero dun sila pupunta niyan. Malayo-layo yan, o. O. Gusto nga yung nitugong eh. Dun sila napunta sa malayo, o. Alam, layo na nang narating. Alam. Alam, grabe. Baka maano. Ang layo na nila. Grabe, ala. Uy, ano na yun? Ang layo na nila. Naglakad na. Mababaw na ba? Mababaw na yun? Ayun, mababaw na. Salamat po. Thanks God. Ha? Asan si Joshua? Asan na? Hindi na nakaangat? Ha? Asan na? Asan si Joshua? Be, asan si ano, sila Joshua? Ayun pala oh. Ano? Inangay kayo dun oh. Nakatakot nga kami. Ayun na sila oh. Mas malayo yung narating mo no. O sino yung isa na yun? Lumagpas na dun. Buntay ka pa makabitaw? Ano yan si Jojo? Natatakot na yan eh. Namumutla na nga. Nakita ko kanina dun oh. Kung nakabitaw si Jojo, ay lumos. Hindi pati marunong maglangoy. Hindi marunong maglangoy. Mamasa ba to? Grabe, ang lakas naman po kasi talaga ng tubig, oh. Hindi kami maka, ano, sobrang, ano, sobrang memorable experience to na nangyari sa amin. Grabe. Ano? Yung COVID daw, ano, kakabito, dire-direto. Abot dito sa taas? Nakakatakot, ano? Hindi pala tumawid na tayo. Grabe. Asa na si Dugong? Asa na sila, ano? Ha? Umitaw siya. O, paano nakawak ulit siya? Oo, hindi. Kasi pagdating naman doon, mababaw naman yun eh. Yan po, thanks God at safe na po kaming lahat, ano? Maraming salamat po yung mga kasama natin. Grabe, inabot po kasi kami ng ulan sa bundok. At ito, biglang lumakas yung ano, lumakas yung agos ng tubig. Tagang natog na natog kami kanina. Grabe.
Salamat po. Thank you po ng maraming salamat, Lord. Thank you so much.